mas tumaki pa sa kanyang sinundan na dahon. Ito. Hello guys, ang topic natin ngayon ay gagawa tayo ng fertilizer. At yan ang ating gagamitin. Ito ay bukod sa fertilizer ko na banana peel at saka yung balatang itlog, ito ay isa pa sa pinaka maganda ko ring fertilizer sa mga ornamental plants or sa mga flowering at saka sa mga fruit bearing plants. Napaka-effective nito. So, tuturuan ko kayo kung paano gawin. Okay, let's get started. So, ang gagawin natin ay itong soft drinks ay bukas na to. Pwede kahit anong soft drinks ha. Kung kunyari, wala kang molasses, wala kang ganito, pwedeng soft drinks. Kahit anong brand. Tapos, isang beer at itlog ang gagamitin natin. Ayan. Itong itlog ay ayan. Pwede rin natin itong ihalo dito. Ayan. Depende sa dami ng halaman na lalagyan nyo kung ilan ang itlog. Wala namang overdose. Kasi ano naman to. Natural lang na mga ano. Fertilizer. Ayan, hindi yan. Ayan. Tapos, itong soft drinks. Isang bote. Ayan. Super effective nito guys. Alam mo ba yung sili ko na naghihingalo na mabubuhay siya uli at magbibigay ng maraming bunga. Kahit yung mga flowering plants ko, ayan, namumulaklak sila ng marami. So, ang gagawin ko dito ngayon ay imimix ko. Pero, hindi ko pa ito ngayon i-apply. Bukas pa. Medyo pa sisingawin ko lang siya muna. Kung talagang mahilig ka talaga sa plants tapos gusto mong mamulaklak ka agad ng marami or magbunga ng mabilis at saka yung mga gusto mong lumaki ka agad yung halaman mo, pwede ito yung itimpla mo. O diba? Pasisingawin ko muna siya kasi yung beer. Pero pag na nakalipas na to ng ilang oras, pero inimix mo pa siya sa tubig. Yung ganito kadami, pwede mo siyang lagyan ng 2 litrong tubig. Ayan. Ganyan lang. Tatakpan. Tapos bukas, lilipat ko siya sa lalagyan at ididilig na natin. Tapos, para makintab yung mga dahon, lalagyan ko rin siya ng Ajinomoto MSG na mga 1 kutsara. Ayan. Imimix natin siya dyan. Ito ay 2 litro lang ihahalo kong tubig ah. I-update ko rin kayo kung ano nang balita sa mga halaman na lalagyan natin. Okay? Ayan yung namix ko kanina. Nilagyan ko na ng MSG. Ngayon ang isusunod naman natin ilagay ay tubig.
lalagyan ko siya ng tubig para hindi masyadong puro. Ayan. Tatlong baso na ganon. Okay. Tapos i-set aside na natin to, para pwede na siyang ipangbuhos bukas. Ganun lang kadali ang paggawa ng ating fertilizer. Ayan. Na ito yung ating mga gamit. Ayan. At yung itlog. Okay. So, ayan na yung nagawa natin. Ang gagawin natin ngayon ay tatakpan. Ayan. So, set aside muna natin to. At pwede na natin siyang gawing pangdilig bukas. Okay? 24 hours later. Ayan. Hello. Ito na yung finished product natin. Ayan. Ito yung ginawa natin kahapon. Ayan. Pwede na itong gamitin pangdilig. Didiligan ko na yung ating halaman. Ito si Low Money Eye. Gustong gusto ng mga halaman yan. Dito naman sa ating ayan para gumandang dahon ayan. Tapos itong sili lalagyan ko rin to. Nung nakaraan walang mga bunga to, pero nilagyan ko siya last week. Ayan, may bunga na. Lalagyan ko rin yung mga ibang plants para dumami ka agad yung dahon. Ayan. Lalagyan natin para mabilis siya magbigay ng bagong dahon. Tama lang yung huwag na masyadong marami. Ayan. Okay lang sa kanyang ugat. Gusto kong lagyan yung mga namumulaklak yung mga halaman niya. Para mas mabilis mamulaklak. Pero lalagyan ko rin itong mga ito. Para masaya.
lalagyan natin sila para mas mabilis lumaki. Ito nga nung nilagyan ko, oh, biglang dumaking dahon yun. Ayan. Ito si... Kalimutan kong pangalan. Lagyan din natin para lumaki. Masaya-masaya yung mga yan pag nilalagyan ko. Ito si Jerihuan. Kahit konti-konti lang, basta makatikim lang sila. Ayan. Super effective nito mga guys. Ito yung na-propagate ko na black corong. Lalagyan ko rin kasi ang bagal lumaki. Tsaka ito si Milano Chrysum, lagyan din natin. Ayan. Ito si Nektay, dudagan pa natin konti. Tapos ito oh, kaya ito nagdadahan agad kasi nilalagyan ko nito. Ayan, gustong-gusto nila mga girls. Itong mga maliit nating halaman. Gusto nila yan. Ayan. Patikihin lang natin. Milano. Tapos sa kalamansi ko naman ito gagamitin. Ay, no. Sili, I mean. Si Gigas lalagyan din natin. Ayan. Okay. Tapos yung iba naman, yung halaman ko dun sa harap. Tapos yan. Lagyan din natin konti. Konti lang kasi nagawa ko, kaya tinitipid ko ng paglagay. Okay. Ayun. Ito guys, so sobrang ang laki ng dahon. No? Lagyan din natin. Ayan. Okay. So, yung iba, hindi natin malalagyan kasi kaunti lang yung nagawa ko. Okay? Ito. Nilagyan ko na ko lang kanina. Ito si ano lalagyan natin? Si? Ah. Si Colombia. Ayan, andun na naman ang dahon niya. Ayan.
Lagyan natin din. Konti. Ito si... Lagyan din natin. Basa kasi yung lupa nila, kaya konti lang din mga nilalagay ko. Tapos ito si... Lalagyan ko rin ito si... Pichi Ay. Ayan. Tsaka ito si... Yan, baby ko yun na white princess. Oh my. Naku. Nabugbog na naman ang uod pala yung isa kong halaman dito. Oh no! Grabe talaga to. Ayan, naubos na naman yung dahon niya. My God. Oh, no. Nabiktima na naman pala yung plant ko, mga. Guys, grabe talaga. Ayan. Ayan mga guys, nakita nyo yung mga euphorbia ko na to. Wala masyadong bulaklak, ano? Hindi masyado okay yung mga itsura nila. Kasi hindi ko na makaalagaan masyado sa sobrang dami kong ginagawa, yung mga halaman ko, di ba? So, ang gagawin natin ngayon, lalagyan ko siya ng fertilizer, tapos i-update ko kayo sa kanyang development. Okay? So, magdidilig na tayo ngayon. Ito. Ayan. Okay, hindi masyado marami. Okay lang din naman kung marami. Pag marami kang ginawa. Kaso ako medyo konti lang yung nagawa ko. So, tinitipid ko basta makatikim lang sila. Ayan. Ganyan. So, lalagyan natin silang lahat. Ayan. Yung sili rin na to, may bunga din. Ayan. Kasi nga, nilagyan ka na nung nakaraan. Kasi pag hindi ko yan nalagyan ng fertilizer na ganyan, nauubos talaga yung bunga. Nawawala. Ayan. So, obserbahan natin kung anong mangyayari sa kanya. Once na natiligyan ko ng mga ganitong fertilizer. Okay guys. So hanapin natin yung ugat niya. Ayun. Ayan. So hintayin natin yung magiging result. Okay. Ayan. Hello guys. I-update ko kayo sa aking halaman pagkatapos kong diniligan nung aking fertilizer na ginawa. Ayan, ang laki pa rin ng dahon niya. Ayan, parang mas lumaki pa sa kanyang sinundan na dahon. Ito. Parang mas malaki pa siya. Ayan. Ayan, halos silang lahat na nalagyan ko ng fertilizer na yun ay nagkaroon ng mga bagong dahon. Itong isa ay mayroon na rin. Ayan. Ayan. Ang ganda ng kanyang dahon. Tapos ito si Clarinar Room ay nagkaroon din siya ng
Mas malaking dahon, guys. Ayan. O, diba? Ayan. Kahit itong matanda kong clarinar broom, ay, nagkaroon din siya ng bagong dahon. At saka si Vici, ay, nagkaroon din siya ng bagong dahon, guys. Ayan, diba? Ito mayroon din siya. Ayan. Tapos, ito si ayan, si Crystal Hope. Ayan, nagkaroon na rin ng bagong dahon. Ito na yung bago. At ito si Low Money Eye. Tinanggal ko na yung may dahon, may butas-butas. Ayan na ang pinalit ko. Ayan. At ayan. Mayroon din siyang bagong dahon, guys. Halos lahat ng mga halaman ko ay nagkaroon sila ng mga bagong dahon na mas malaki. Ayan, guys. Ayan. Medyo na dumihan na naman uli ang aking plants ngayon, guys, dahil nag-spray ako ng pangtaboy ng mga insekto. At ito, nag-rearrange ako ng aking garden. Pero hindi pa tapos. Ayan. Naayos ko pa lang. Kahit ito si Monster Deliciosa. Monster Deliciosa. Ayan, nagkaroon din siya ng bagong dahon. Ayan. Halos lahat ng mga plants ay nagkaroon ng mga bagong dahon. At ang lalaki. O, diba? Ganun yung napansin ko sa aking mga plants, guys. Once na nilagyan ko ng mga pag nilagyan ko ng fertilizer. Ayan. Ayan. Itong isa ay mayroon din siyang bagong dahon, guys. Ayan. Ayan. Ang laki, diba? I mean, ang ganda. Nagkakaroon sila ng mga bagong dahon once na nilagyan mo ng fertilizer. Maghanap pa tayo. Tapos ito si Vericosum. Nagkaroon din siya ng mas malaking dahon at ito pang isa. Ayan, mga guys. Nakita mong nagkakaroon sila kaagad ng mga bagong dahon. Ayan. O, diba? Ayan. Ito, kakalaki pa lang ng dahon yan. Ayan. Kaya, super effective yung ating fertilizer, guys. Hello, guys. Ayan na yung result ng mga euphorbia na nilagyan ko ng organic fertilizer na ginawa ko. Ayan. Halos lahat ng euphorbia na nilagyan ko ay gumanda yung dahon at nagkaroon na sila ng mga bulaklak. Naglagay tayo ng January 14. So after 2 weeks, ito na sila. Gumanda na yung dahon nila at nagkaroon na ng yung mga walang bulaklak ng mga nakaraan. Nagkaroon na, ayan. At yung iba ay lalo pang mas damami yung bulaklak nila. Ayan. Mas gumanda yung kanilang mga dahon. Mas naging healthy. Ayan. Diba? Ayan. Halos lahat sila ay mas lalong dumami yung bulaklak at naging healthy na yung kanilang mga dahon.
ba? Ayan, ito mas nadagdagan pa yung kanyang bulaklak. At yung dahon niya ay gumanda rin. Ayan. Gumanda sila, guys. Ayan. Pati yung kanilang mga dahon. So, titingnan din na natin yung siling lagyan natin nung nakaraan. Ayan. Ayan siya. Ito. After 2 weeks, ito na yung naging result niya. Mas lalong dumami yung kanyang bunga. Ayan. So, kung gusto nyong subukan, guys, gayahin nyo na lang. Pwede nyong itry muna kahit sa isang halaman na gusto nyong patabain at pabungahin. Okay? Halos lahat ng mga plants ko, guys, ay nilalagyan ko talaga ng ganyang fertilizer. So far, okay naman silang lahat. Ayan, mga healthy. Lahat itong mga flowering plants ko ay nilagyan ko sila. Ayan. Ayan. Okay. So, that's it for now, guys. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. And thank you so much for supporting my channel.